journalists are not supposed to die simply because they deliver news. Safety talaga, wala siya sa ano, wala siya sa unahan. Ang nasa unahan is get the story, magkano yung gastos. 90% is prevention eh. 1% intervention, 9% postvention. The 90% is the key to your survival. We cannot talk about stopping the killing of journalists without understanding the underlying context of impunity. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamapangalib na lugar sa buong mundo para sa mga mamahayag. Mula nang may balik ang press freedom matapos ang People Power Revolt noong 1986, mahigit 170 journalist ang pinaslang. 120 sa kanila pinatay dahil sa trabaho. Pero ang mas higit na nakababahala, hindi gera o iba pang mapangalib na coverage ang nagimitsa ng kanilang pagpanaw. Sila ay sadyang pinatay. The culture of impunity is not so much just about how the society looks at the role of the press. It has to do with punishing those who are guilty of crime. For so long as they can get around the agencies of law, there will always be impunity. Sinasabing ang malayang pamamahayag ay isa sa mga haligi ng matatag na demokrasya. Pero ang pamamahayag ay hindi masasabing malaya kung ang mga journalist mismo ay nagtatrabaho sa anino ng mga banta. Layunin po ng video na ito na magsilbing isang gabay, hindi lamang sa usapin ng personal at seguridad ng ating mga mamamahayag, kundi pati na rin sa ibang aspeto ng ating trabaho na may kinalaman sa ating kagalingan at kaligtasan.